Hey guys, welcome back to my channel. So in today's video, I'm going to do a product review, and this is all about Skin Magical Rejuvenating Set. Alright guys, it's been almost like 2.5 months na ginagamit ko yung product, and talagang kinontinuous ko yung paggamit ko nitong rejuvenating set na to, kasi gusto kong makita yung effect sa akin, gusto kong makita yung magiging experience ko in using this product. And aside from that guys, naka-receive ako ng mga comment dun sa previous video ko about beauty derm na kung wala daw bang alternative na rejuvenating set na medyo mura, kasi yung product na yun is masyadong mahal. It costs around 1,000 to 1,500 to 3,000 pesos ang isang set. So medyo mahal nga naman siya. So I did my research, nanonood ako ng madaming reviews sa YouTube din, and nakita ko itong Skin Magical, which costs only 250 pesos sa Philippines. And depende siguro sa ibang seller kung magkano nila binibenta. Merong iba, kapag madami, 190 pesos. Kapag single package, I think meron silang 250 to 300 pesos. So, depende sa seller, guys. So, if you wanna know more about this Skin Magical Rejuvenating Set, then keep on watching. First na ipapakita ko sa inyo guys is yung first na box na binili ko from Skin Magical. Ito pa yung green, and I think ibabalik ulit na to kasi tapos na yung limited edition na Kadenang Ginto. So, ito siya. Well, meron, ito yung mga laman niya, but ipapakita ko sa inyo yung sa Kadenang Ginto. Alright, so ito yung packaging ng Kadenang Ginto. Binuksan ko na siya kasi ipapakita ko sa inyo yung contents niya, yung laman niya. First, meron tayong Skin Magical Rejuvenating Set Facial Toner. And by the way guys, this is a rejuvenating set number 3. Meron silang 1, 2, and 3. And number 3 is yung pinakamatapang. So sinimulan ko siya sa pinakamatapang. And then the second one, we have this rejuvenating soap. They call it as kojic acid depalmitate soap. Next one, we have this smoothening sunblock cream number 3. We have age-defying collagen cream and the rejuvenating cream number 3. When it comes to packaging guys, nothing so special. Kumbaga nasa manipis lang siya na karton box, and okay lang, wala namang problema. And when it comes dito sa mga creams na nakalagay sa isang maliit na container or tub, okay din naman siya. Kumbaga safe naman yung product. And then when it comes to the smell of each product guys, sa toner, medyo matapang talaga itong number 3. Hindi ko pa na kasi na-try yung number 1 and number 2. So dito sa number 3, the toner, matapang siya para sa akin, yung amoy niya. Matapang din yung consistency niya kapag in-apply, kasi nakakapumula talaga siya ng face for the first at least 2 weeks. Hindi lang siya 3 days or 1 week yung redness. Maabot siya ng 2 weeks. Pagdating naman sa soap nila, matapang din siya. Yung amoy niya hindi ganun katapang, but kapag in-apply na natin siya sa sa face, hindi ko siya actually kayang ibabad. Like for example, maximum siguro seconds lang, 30 seconds. Pero kapag inabot siya ng mga 1 minute na nilalather mo pa siya sa mukha mo, masyado na siyang matapang. And ang ginagawa ko nga pala guys is pinapabula ko muna siya dito sa aking kamay, and then kapag bumula na siya, saka ko siya i-apply sa mukha para hindi ganun katapang yung impact ng sabon. Next one is this smoothening sunblock cream na talagang ginagamit ko rin siya. Ito yung cream. Meron silang dalawang tawag dito, variants or dalawang different kinds of smoothening sunblock cream. They have the cream and they have the, what is that? The gel. Yeah. So sa akin, ang napunta sa akin is cream, which is it works well for me. The third one is age-defying collagen cream. Itong age-defying collagen cream, ito yung pinakamabilis na maubos. For me, ewan ko sa iba, but for me, ito talaga yung pinakamabilis na maubos. Kasi tipong hindi pa nagiging kalahati yung rejuvenating set ko, mauubos, no? Mauubos na itong age-defying cream. So, yun lang yung problema. Ewan ko kung dahil sa consistency, pero madali talaga siyang maubos. Pangatlo is itong rejuvenating cream, which is medyo thick ang consistency niya. Okay din. Okay naman siya sa face.
when it comes to application, hindi siya ganun kalagkit after application. So in the morning, kailangan nyong i-apply yung first mag-ilamos tayo nitong kojic acid depalmitate soap. Ilamos muna tayo, and then after that we will put the toner. Kung medyo dry yung skin natin, pwede natin siyang lagyan muna ng age defying cream. Pag hindi naman masyado, diretso na tayo sa sunblock. And then sa gabi, it's the same thing, soap, wash your face with the soap, and then toner. After the toner, we need to put the rejuvenating cream. And ang ginagawa ko, naghihintay ako ng at least 30 seconds or maximum 1 minute na mag-settle muna yung cream sa aking mukha. And then after that, I will put the age defying cream. Ganun lang kasimple ang application niya, morning and night. So, ganun lang kasimple. When it comes to my experience, guys, for this product, for the first 1 week, sobrang umitim or sobrang namula yung aking mukha. Binala ko na nga before that time na talagang i-stop ko na. Pero, nag-experiment ako kung paano huhupa yung pagiging redness niya, yung redness niya, kung paano huhupa yung pagiging flaky ng aking mukha, kasi talagang nagpipiling siya, hindi lang siya micro-peeling, nag-peel siya ng sobrang peeling, guys. So, ang ginawa ko, my experiment is binawasan ko yung application, kumbaga, ginawa kong sobrang konti. When it comes to toner, siguro mga 4 na patak lang sa rejuvenating cream. Talagang sobrang konting-konting-konti lang ang nilalagay ko. So yun, nag-work naman siya, humupa yung redness, and patuloy pa rin siya nagbabalat actually. So for sure, sa pagiging matapang ng toner, I think yun talaga yung nakaka-cause ng masyadong maraming peeling. Kasi kahit na konti yung ilagay ko, nagpipiling pa rin siya. Yun nga lang, hindi na masyadong red yung aking face. And then, nung medyo mga pang third week ko na gumagamit, humupa yung peeling. Yung redness, medyo meron pang konting redness, pero hindi na ganun ka-red. Kumbaga, bearable na lumabas ka, bearable na hindi na siya masyadong halata. Parang skin mo na lang yung makikita ng ibang tao. And finally, nakita ko yung effect niya na naging okay, na micro-peeling na lang, paminsan-minsan yung nararamdaman ko is after 1.5 months of continuous use of Skin Magical Rejuvenating Set number 3. When it comes to pimples, yes, nakaka-dry siya ng pimples kasi hindi na ako masyadong pinipimples ngayon. When it comes to dark spots, for in my case kasi guys, talagang madami na akong acne scars, kahit dati pa, madami na talaga akong acne scars na hindi na nagla-lighten siya kapag gumagamit ako ng rejuvenating set, pero hindi na talaga yung sobrang babalik sa normal skin kasi it's been years na nandito na to sa mukha ko. So yun. Yun lang yung concern ko, na hindi na talaga yung mababago. It's there. Nandiyan na yan sa mukha ko. So I'll just need to bear with it. Talagang embrace your acne scars, and yeah. Sa dryness naman, guys, yes, dry talaga siya sa mukha. But for me, I have a very oily skin, so kahit na mag-dry yung skin ko during the day, kahit nag-apply lang ako ng, let's say, smoothing cream, nag-oil up pa rin talaga ako during the day. Overall experience ko, guys, in using Skin Magical, okay siya. Kapag hindi ako nagkaroon ng pimples, may dryness, yes, sobrang dry niya sa skin. One good thing na nga lang talaga is I have a very oily skin, so yun. And guys, if you're going to ask me if I'm going to recommend this product, yes, I can recommend this product, pero much better kung meron kang oily skin. Kasi kapag may dry skin ka and gamit ka ng Skin Magical, which is magiging dry pa, mas dalo yung skin mo, hindi na yun maganda sa iyong face or sa iyong skin. So much better you have an oily skin. When it comes to my ratings naman about this product, let's say pinakamataas 5, pinakamababa 1, I will rate this product as number 3. Pag yun na experience ko is very normal. Kasi hindi, this is not the first time for me using rejuvenating set. Kumbaga na experience ko na din yung mga ganung dryness, ganung redness, ibang rejuvenating set. So that's it for today, guys. That is my quick review about this Skin Magical Rejuvenating Set.
And as always, guys, if you haven't subscribed yet to my channel, please do subscribe to my channel and then hit the notification bell para notified ka sa aking mga bagong videos. And then kung nakita mo na helpful itong aking review about Skin Magical Rejuvenating Set, hit the like button and share, guys. So yeah, I hope to see you soon, guys, in my next video. Thanks, guys. Bye.